Good morning, guys. Welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Kayo po ba guys ay isa sa mga laging namumblema tungkol po sa usaping pera? Alam nyo ba guys na marami po tayong pwedeng gawin at marami po tayong iba't ibang pamamaraan upang sa ganon yung problema natin yan lalo't lalo na ay numero uno, sipag at tiyaga. Dahil pira po ang pinag-uusapan kung baga kayo po'y mamimili kung ano po ang gusto ninyo. Kaya kung kayo po ay may problema sa pira, marami po tayo diyang pwedeng gawin. Halimbawa, nagmula sa kalikasan, ganun din ang mga lucky charm, mga iba't ibang mga dekorasyon sa loob natin ng tahanan, ganun din po ang plantito at plantita, mga halaman at ganun din po ang mga iba't ibang klaseng pangpaswerte. Ngayon po guys, kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pangpaswerte at isa sa mga problemado tungkol sa pera at nagnanais na magwagi ng limpak na salapi, dahil yan po ay karamihan eh, kaya po nakakataya sila at nagnanais na mananalo dahil nga po sa nais nilang makaahon sa pagkakautang dahil nga po sila'y lubog sa pagkakautang. Tapos matupad ang pangarap nila na magkaroon ng bagay na matagal na nilang pinapangarap, kagaya ng bahay at sasakyan at magkaroon ng sariling negosyo. At yan na kayo ay yayaman at lagi ninyong tatatandaan na may karugtong na lagi kayong magkaroon ng negosyo. Na kasi yan po ay isa sa nag karoon ako ng pubya sa mga ganyang salitain na nagkaroon na sana ako dati ng noon ng negosyo ay doon ako lumubog sa pagkakautang, doon ako nagkaroon ng maraming pagkakautang. Kung magwi-wish kayo ay kukumpletuhin niyo na magkaroon na ng sariling negosyo, sariling business, racket. Ngayon po guys, basta kung kayo ay nakagawa ng ganitong ay kailangan may lubos kang paniniwala at mula sa puso ang pag-wish. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pamaraan, or isa po kayo sa naniniwala sa mga pangpaswerte, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Ngayon po guys, kumuha kayo ng bowl, clear na bowl. Huwag niyo lang gamitin ng ibang kulay, yung clear bowl lamang pagdating sa mga ganitong ritual or ganitong pangpaswerte. Ngayon po ay kumuha kayo din ng luya, kumuha kayo ng kahit maliit man o malaking luya. Ngayon po guys, ang luya ay ito ay isusulat ninyo ang inyo pong pangalan dito at apelyido, ganun din ang inyong birth date
kung kailan po kayo pinanganak. Pero syempre guys, ay ang isusulat natin ng ay saluya kung baga eh, hindi talaga natin magagandahan natin ang ating pagkasulat dito. At ang ating ating gagamitin dito po sa pagsulat ay matitilos na bagay. Pwede na rin na maggumamit kayo ng ballpen. Pagkatapos, nakapagsulat na po kayo dito at isulat na rin po ang amount na matagal na rin ninyong pinapangarap. Ngayon po, kumuha kayo ng asin. Damihan-damihan na ninyo ng asin kasi malaking bowl ang gagamitin natin, malaking mangkok na bowl ang gagamitin natin para malakihan na ang pangpaswerteng gagawin natin today. So, kahit yung asin na murahin lang na pwede ninyong bilhin na tag 1 kilo, pwede na rin yun na makabili kayo ng 1 kilo sa maliit na tindahan or kahit saan kayo makabili, kahit mumurahin lang yung asin na pwede mong bilhin, so pwede na rin yun na nating gamitin sa mga ganitong pamamaraan. Ngayon po guys, ilagay natin si asin. So nakalagay na si asin sa bowl. Tapos isusunod po ang luya na may pangalan ninyo, syempre ang apelido, at saka syempre yung last na amount na kung magkano ang matagal na ninyong pinapangarap, ilagay sa si luya sa asin. Pagkatapos, ngayon po ay hawakan ninyo ang bowl na may asin at may luya at may sulat ninyo galing po sa inyo. Harap sa silangan at manalangin ng taimtim mula sa inyong puso at i-wish nyo ang lahat ng mga pangarap ninyo na huwag gamitin ng sana, direct to the point na po kayo na magkaroon ako ng sariling bahay at negosyo at pera. At pagkatapos po ninyong manalangin dito, ilagay ninyo si bowl po sa silangan banda sa mataas na lugar na kung meron kayong cabinet na nakalagay bandang silangan, ilagay niyo po doon para laging sa pamamagitan nito ay mag-flow dito ang swerte sa pera. Kaya kung kayo po ay laging magwawagi sa ng malaking halagang pera. Ngayon po guys, basta nakagawa na kayo, ang importante, nakagawa na kayo ng pampraswerte, huwag ninyong antayin ang swerte, basta lagi ninyong nang ilagay sa inyong isipan na ang magtatagumpay kayo at dito na kayo yayaman, at hindi yung laging dumadaan sa pagsubok, sa usaping pera. Basta itanim na ninyo sa inyong isipan guys na kasi kapag po kayo ay kumbaga bahala na si Batman, kumbaga walang focus sa mga ginagawa po natin, medyo mag pa-pipti-pipti po yan kahit kayo po ay may pangpaswerte. Kaya kailangan i-mindset na po ninyo sa inyong isipan at sabayan at ng sipag at tiyaga. At pagkatapos po, huwag makalimot tumawag sa mahal na Panginoon, humingi ka ng guide sa kanya, hayaan po ninyo na ang swerte kusang dumating, kasi kapag kayo po ay intay na intay po sa inyo, lalo po ay tumatagal. Kaya huwag pong antayin, mas lalong kayo po ay magsipag na magsipag. Kaya kung kayo po ay isa sa mga tinutukoy ko na gustong gagawa ng mga pangpaswerte, ay minumukhay ko po kayo na gawin ito bukas ng umaga. Sa mga first timer po dyan na gustong sumubok or nagnanais na mabago-bago ang pamumuhay sa inyong buhay, ay minumukhay ko po kayong gawin ito bukas ng Friday.
yun nga, sa sinabi ko yung mga first timer, gigising po kayo ng maaga, 3 a.m. hanggang 9 a.m. ang paggawa nito. Tapos, mulat sa puso po ang paggawa ninyo para, kasi ito nakadepende kung paano nyo gagawin or kung kayo po ay interesadong interesado or with feelings po ang paggawa nito. So, yun lang po guys. Thank you for watching. Thank you for sharing, likes, comments, and subscribe my channel. Thank you guys. God bless. Bye-bye.